Napaisip ka na ba kung bakit tila mas malakas ang ulan at mas malubha ang baha tuwing taon? Ang pagtaas ng bilang at lakas ng pag-ulan at baha ay hindi lamang imahinasyon mo. Ito ay tunay na makatotohanang pagbabago at ang global warming ang pangunahing suspect. Kapag lumalaki ang global temperatura, lumalakas ang siklo ng tubig. Mas maraming init ay nangangahulugang mas maraming pag-evaporate. At mas maraming pag-evaporate ay nangangahulugang mas malalakas na pag-ulan. Kaya habang mas mainit ang ating planeta, mas malalakas ang ating pag-ulan. Pero paano ito nauugnay sa marahas na panahon na ating nararanasan? Makikita mo, ang lahat ay tungkol sa enerhiya. Ang ating atmosfera ay isang malaking makina na pinapakain ng init. Ito ay sumisipsip ng liwanag mula sa araw, nagpapainit at nagpapalabas ng init na ito pabalik sa atmosfera. Ito ay isang natural na proseso, ngunit ang mga gawain ng tao, tulad ng pagsunog ng mga fossil fuels, ay nagpapataas ng temperatura ng mundo ng higit sa natural na kalagayan nito. Ngayon, kumuha tayo ng mas malalim na koneksyon. Ang init ay nangangahulugang mas maraming enerhiya. Ang sobrang enerhiyang ito ay nagpapagalaw sa ating mga sistema ng panahon, ginagawa itong mas marahas, at hindi maaasahan. Isipin mo na parang isang kaldero ng tubig sa kalan, habang pinaapoy mo ang init, mas mabilis at mas marahas na kumukulo ang tubig. Gayon din, habang nagdadagdag tayo ng higit na init sa ating atmosfera, pinapainit din natin ang ating panahon. Ito ay nagdudulot ng mas madalas at mas malalakas na bagyo, at baha. Kaya't hindi ito isang kawalan ng swerte na habang umiinit ang ating planeta, ang ating panahon ay nagiging magulo. Ang koneksyon sa pagitan ng global warming at marahas na panahon ay hindi mapagkakaila. Ang ating mundo ay nagpapainit at kasama nito ang pagtaas ng mga kalamidad na bagyo at baha na ating nakikita kamakailan. Malinaw ang siyensya, ang ating nagbabagong planeta ang nagpapalakas sa bilang at lakas ng mga pangyayari sa panahon na ito. Kung hindi natin babawasan ang mga emisyon ng karbon, tayo ay patuloy na nagpapalakas sa apoy ng papalapit na unos na ito. Ang unos ay narito na at ito ay magiging mas masahol pa, maliban kung tayo ay kumilos. Kung natagpuan mo ito na kahanga-hanga, mangyaring mag-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang kaalaman tungkol sa ating nagbabagong mundo. Sa pagkakaisa, tayo ay magtatagumpay. Tulad ng ginawa natin mula sa simula. Dahil ang mundo natin ay ang ating ina. At tayo ay ang puso nito. Ako ay mahalaga, tayo ay mahalaga. Maligayang pagdating sa mga alphas. Alpha to Earth. You are beautiful. Over.